Yeah, we gonna go up. Good day guys, this is Roniel and welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to show you the most affordable lapel mic I bought in Shopee. So obviously, this is a product review. Nabili ko siya sa halagang 165, pero 100 pesos lang doon sa shop. Yun nga lang, meron siyang 65 pesos na shipping fee. And 10 days bago dumating itong order kong ito. Kasi galing pa siya overseas. And alam nyo naman, naka-quarantine tayo at pahirapan sa pag-deliver. Ito yung itsura niya guys kapag diniliver sa inyo. Nakalagay siya sa isang maliit na lalagyan at nakabalot sa bubble wrap doon sa loob. Nabuksan ko na to kasi trinay ko and ngayon ipapakita ko naman sa inyo. Ito yung mismong mic, nakalagay sa isang ziplock na maliit din. At ito yung itsura guys ng lapel mic. Okay, meron siyang 3.5mm na connection plug. Mas mahaba pa ito kaysa sa headset na ginagamit natin. And kaya maaabot kung saan man nakalagay yung tripod mo or yung phone mo. Aside from video quality, we have to consider also the audio quality. Kaya naman kailangan natin ng mic kapag tayo ay nag-vlog or nagre-record. At meron din siyang metal clip na ikiklip natin sa ating collar para hindi ito malaglag. So dito natin ilalagay sa ating collar para naka-focus yung ating boses dito sa ating lapel. At meron din siyang windscreen na kaya niyang i-lessen yung mga unnecessary noise sa ating surroundings. Hindi naman actually na matatanggal yung mga unnecessary noise, kaya depende na yan sa pag-e-edit ninyo. Mali-lessen lang niya pero hindi actually na mariremove lahat ng unnecessary noise. This lapel mic is very easy to carry. Kaya kahit saan man tayo pumunta, madadala natin ito. Kaysa gumamit tayo ng earphones, ang disadvantage kasi ng earphones, kapag nagagalaw, yung earphones, nagkakaroon ng sound na hindi maganda. Tulad ngayon, gamit ko ay earphones lang. Kapag nagagalaw or natatakpan doon sa part na nagpipick up ng voice, yung mic niya, pinaka-mic niya, hindi nagiging maganda yung quality ng audio. Kaya mas maganda na meron tayong lapel sa labas. Actually, meron naman akong VM800 na mic condenser. Papakita ko sa inyo. Ayan. Yun nga lang, hindi naman maganda na nagbablog ako tapos merong condenser pa. Or may nakatutok na mic. Although, pwede naman, siguro next time susubukan ko. So guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano na natin gagamitin ito. Ipaparinig ko sa inyo at kayo na humusga, i-try na natin. Ngayon, ito yung boses ko na ang gamit ko lang ay earphones. Tatanggalin ko lang itong earphones. Itong boses ko na walang gamit na mic or earphones. Mas naririnig natin yung ingay ng electric fan. Ngayon, subukan naman natin itong lapel mic na nabili natin sa Shopee sa halagang 165. Wait ko lang. Ito na ngayon yung audio quality na gamit natin itong lapel mic. Kayo na ang humusga kasi mamaya ko palang makikita o maririnig itong boses ko. So, sound, check, mic test, check, 1, 2. Ayan, kung bago ka pa lamang na vlogger, magsimula ka muna dito sa gantong mic. Cheap pero affordable. At maganda rin naman yung quality niya. Ayan, so kung gusto niyo bumili ng ganitong mic, tignan niyo sa description below kung saan shop ko nabili sa Shopee. Kung nagustuhan nyo po ang product review na ito, kindly subscribe my YouTube channel and hit the notification bell for more videos. At you are free to comment down below your suggestions, clarifications, or questions regarding this matter. Salamat guys and God bless everyone.
Kwento.